Sine Serie. Dito sa One Screen. Naikwento ba ni Mrs. Montenegro sa inyo ang tungkol sa pakikipagkaibigan niya kay Fernandito de la Vega? Opo, Atty. At anong sinabi niya sa'yo? Nagustong-gusto siya ni Fernandito de la Vega. Nililigawan siya ni Nandito. Sa palagay ko, ayaw ni Soraya sa kanya dahil sa agwat ng edad nila. Sa palagay ni Mami, nakukumbinsi na ni Soraya ang mga hurado na inosente siya. Ay, siguro mahina ang testimonya namin ni Alicia laban sa kanya. Hindi ko na siya kayang akusahan. Tandaan nyo, nangako ako sa crucifix ko na hindi ko gagawin yun pag nabuhay si Yaya Esperanza. At nabuhay nga siya. Pag hindi ko tinupad yun, baka mamatay siya. Patawarin mo ko, tita. Hindi ko kaya. Wala naman ako sinasabi sa'yo. Pero nakikita ko sa mga mata mo. Alam kong isa akong duwag, pero hindi ko kayang ilaglag ang papa ko. Hindi ko siya kayang labanan. Paalam. Natutuwa akong makita kang kalmado, Soraya. Dahil sigurado na ako na makakalaya na ako. Kaming mga hurado, matapos na mapakinggan ang mga testimonya ng mga testigo at matapos pag-aralan ang mga ipinakitang ebidensya, ang hatol sa nasasakdal ay inosente. Ano? Paano nangyari yun? Paano nangyaring napawan ng sala? Siya ay napakasinungaling na babae. Inosente! Maria. Tahimik! Order in the court! Hindi ito makatarungan. Ito isang malaking kahihiyan. Congratulations, Soraya. Alam kong magiging malaya ako. Dahil alam ko ang mga batas. Dahil alam kong inosente talaga ako. Salamat. Kung akala mo mapapatumba mo ko, Luis Fernando, pwes nagkakamali ka. Ay, imposible ito. Hindi dapat ganito. Si Nandito pang lumabas ng masama. Sinungaling ang babaeng yan. Nagsasabi ng katotohanan si Nandito, kumadre. Ilang beses niyang sinabi sa akin na yung babaeng yan ang nagpakita ng motibo. Si Nandito ang nagsabi ng totoo! Si Nandito! Nandito! Hindi siya sinungaling! Nandito! Nandito! Hindi siya sinungaling! Order! Order in the court! Mabuhay si Nandito, ano? Hindi siya sinungaling! Hindi kami manalangin dito! Order in the court! Katahimikan! Ang hukumang ito ay naguutos na si Binibining Alicia ay mananatili sa pangangalaga ni Soraya Montenegro hanggang sa umabot siya sa tamang edad o hanggang siya ay maikasal. Sa puder din ni Ginang Soraya Montenegro, mananatili si Ginang Esperanza Calderon hanggang siya ay gumaling. Tapos na ang sesyong ito. Ay, naku. Ang bihira. Ay, naku. Nandito, ayokong bumalik sa bahay na yun. Hindi pwede to. Hindi pwedeng bumalik doon si Alicia at Esperanza. Delikado sila kay Soraya. Kung ganun, umapila tayo. Hindi na magbabago ang desisyon. Dahil nabanggitan ng hukom ang kanyang hatol. Gawa natin ang paraan. Pwede naman, pero matatagalan pa ito. Pero sa ngayon, babalik muna sila kay Soraya. Diyos ko.
Huwag ka na matakot, Alicia. Naalala mo ba yung sinasabi ko sa'yo palagi? Sigurado akong hindi papayag si Soraya na magpakasal ako sa'yo. Nakipagkasundo siya sa impyerno. Akalain mong nalusutan niya pa ang kasong ito? Siyempre, wala siyang kaluluwa. Ay, tignan niyo kung gaano kadismayado si Senyorito Luis Fernando. Huwag ka mag-alala, anak ko. Ipagpapasadyos na natin ang lahat. Ay, nakakalokang araw na ito. Huwag ka mawala ng pag-asa nandito. Nagmukha po akong sinungaling, Ninong. Hindi, iho, hindi. Kilala ka na namin mula pa nung maliit na bata ka pa lang. Alam namin hindi ka sinungaling. Lalaban po tayo, Senyora Maria. Oo. Sinabi ni Nandito kung anong totoo. Alam ko po. Pero bakit ganito po ang hustisya sa atin? Kinulang lang tayo sa ebidensya. At yung mga kaibigan ni Soraya ay pinagtakpan pa siya. Osha. Umalis na tayo. Ah, sige. Kaya na. Huwag ka nang malungkot, tita. Sana kung nagsalita lang si Aldo, lumabas na sana ang totoo. Kaso hindi. Oo, napakaduwag niya. Hindi ko alam kung bakit ko siya nagustuhan. Ewan ko. Ayoko na pong bumalik sa bahay na yon. Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa amin. Huminahon ka, Alicia. Pakiusap. Tingnan natin ang magagawa ni Luis Fernando. Ako rin. Tingin ko hindi na talaga sila dapat bumalik sa babaeng yon. Nasaan si Papa? Baka nasa loob pa siya, iho. O baka nasa opisina ni Judge. Hahanapin ko po siya. Ah, teka, sandali. Sandali lang. Ay, kung akala mo tapos na, nagkakamali ka sa iniisip mo. Di pa ako tapos. Ang papa mo, at lalong-lalo na yung nanay mo. Si Maria ang taga-baryo. Pagbabayaran niyang ginawa niyang pagpapakulong sa akin nandito. Narinig mo ko. Si Maria ang taga-baryo. Yeah. Chao, honra.